Hello mga kapitbahay, alam kong naghihintay na naman kayo ng bagong balita. Kaya naman kung nasaan kayo ngayon, stay put, relax at makinig lang kayo dyan. Dahil alam ko na lahat kayo ay nakatutok dahil ito na naman po ang serye ng totoong buhay. Ang serye na kung saan sasagutin natin ang inyong katanungan na Kim, masarap ba yan? For today's vlog ay magre-review at magte-taste test tayo ng panibagong pagkain na na-order natin through Facebook. Yes po, meron na pong ibang mga previous videos na na-upload ko na sa aking YouTube channel. So kung hindi po pa napapanood, you can visit my YouTube channel. Nang sa ganon ay mapanood at makita ninyo yung iba pang pagkain na na-review ko na. And if you get interested, you can send them a message using the references na ibinigay ko sa inyo sa video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. Alright, over here, we have the Ambets Gourmet Butcheron. So, itong butcheron na ito na nabibili natin dati sa daan, yung sa mga kanto-kanto or sa mga palengke na nakabalot sa plastic at nilalagyan ng suka, ngayon, mas pinasosyal na siya. At yan, kung nakita ninyo sa inyong harapan ngayon, ay, ang mga produkto talaga ngayon ay talagang unti-unti nang nagbabago at nag-i-improve. Alright, dahil nga pinadalhan tayo ng Ambets Gourmet Butcheron, lahat ng flavors nila ay titikman natin ngayon. So, meron tayo ditong spicy barbecue, meron tayong sour cream onion, meron din tayo ditong original spicy na dito sa tabi ko dahil hindi na kasya. Tapos, meron din tayong original and meron din tayo ditong, ano ba to? Salted egg. So, I'm so excited na tikman silang lahat. But then, bago natin simulan, ibibigay ko muna sa inyo yung mga ibang detalye na kinakailangan para malaman ninyo kung ano nga ba yung bibilhin ninyong gourmet or butcheron. So, ayun na nga, ano guys. Shelf life nitong butcheron ay 1 month. We do not add preservatives. So, maganda dito, walang preservatives. So, natural. Next one, placing of order online. Through online or Facebook page. So, you can search their Facebook page. Ilalagay natin dito para nang sa ganun. Later pala, ilalagay natin dito para nang sa ganun makita ninyo yung kanilang Facebook page. So, pwede rin sa kanilang telephone or cellphone number. So, nakalagay naman yan dito para meron kayong reference. So, delivery via Mr. Speedy, Grab, Lalamove, or our own delivery by Sked, Friday, or Sat for Kamanava area. So, kung Kamanava kayo, pwedeng Saturday or Friday kayo magpa-deliver sa kanila. Basta Kamanava area lang. Tapos, ito, other product available, flavor butcheron. Yun nga, yung kanina binanggit ko sa inyong lahat. Tapos, yung original blend, garlic, salt, and pepper. Tapos, yung original spicy nila is same as original blend but with spicy hint. So, kaya. Next one. Ito, yung Facebook page sila. Ilagay natin dito, Facebook page or fb.com/butcheronmanila. Nang sa ganon, makita ninyo yung kanila mga details, contact number, at yung mga transactions sila, reviews nung mga produkto or mga taong bumili sa kanila. So I'm so excited nang i-share sa inyo guys dahil alam ko na yung mga nanonood dyan natatakam na. Ito pa, great news, dahil hindi lang po ito pang Malabon or pang Navotas area. You can order, lalo na sa mga malalayo, you can order via Shopee. Hindi ko na dapat sinubukan. So, ayan, you can order via Shopee. Ilalagay natin yung link sa baba at ilalagay din natin dito yung kanilang details sa Shopee. Of course, bago natin siya bilhin, syempre, meron tayong mga frequently asked questions na tungkol sa produkto. So, ito yung mga i-discuss natin right after this explanation. So, ayun nga, titignan natin yung presentation or looks, yung aroma, yung volume o yung dami, packaging, and then yung lasa. Then yung overall score natin sana, sana maalala natin later on. Okay, sa presentation and looks, okay ako sa kanila dahil kitang-kita yung butcheron. Transparent siya, tapos silver sa likod. Okay sa akin yung pinaka itsura niya. Tapos kitang-kita din yung logo at saka yung kung ano yung or in order ninyong flavor sa kanila.
Yung sa aroma, syempre naka-plastic siya at naka-sealed. So, hindi natin siya maamoy. So, later on, titignan natin siya. So, or buksan na kaya natin para malaman natin yung aroma niya. Ah, hindi. Sige, sa ano na tayo? Volume or yung dami? So, sa volume natin, punong-puno siya. Kung makikita niyo naman, di ba, parang gusto niya nang kumawala. Kasi punong-puno siya. So, I think it's enough or sulit naman siguro yung ibabayad natin dito sa Butcheron or yung pambibili natin sa Butcheron once na maka-order tayo sa kanila. Dahil, tignan niyo naman, punong-puno siya, guys. At, sa packaging, wala rin akong masabi dahil okay ako sa packaging dahil naka-sealed. Tapos meron siyang label. Tapos may reminder. Tapos yung contact number nila nandoon din. Para nang sa ganun, if ever na gusto nyo mag-order, you can send them a text message para nang sa ganun, ma-accommodate nila yung inquiries nyo sa kanila. And then, sa packaging, wala akong masabi kasi ganda. Maganda yung packaging. Bagay na bagay para dito sa kanilang produktong Butcheron. Alright, tignan naman natin yung kanyang aroma. Bubuksan na natin yung isang lagayan. So, unahin natin itong original spicy. Tapos, tignan na natin sunod-sunod. So, unahin muna natin to. Tignan na muna natin yung kanilang aroma or yung smell. So, ayan na guys. Bubuksan na muna natin. Ito yung maganda sa lagayan kasi, ayan, meron siyang parang nakalak. Pag gusto mo na siyang itabi, tapos kakainin mo siya. Nalalak ulit siya. So, buksan ulit natin. Pinahirapan ako nito ah. Hindi maganda rin kasi yung seal talaga. Kasi kapag sealed, hindi siya makakontaminate ulit. Agad-agad ng dumi. Yung bango. Alam mo yung authentic na amoy ng isang butcheron. Ganun na ganun ang amoy niya. Bango. Bango naman. Bango yung salted egg, ang bango. So, ayan yung presyo pala nito. 140 pesos po siya kada isa. Yun po yung SRP. And then, kung order po kayo sa Shopee is 160 pesos. So, kung ako sa inyo, kung within the area lang naman kayo, order na kayo kasi mas mura siya kapag ka-direct kayong kumuha sa kanila. Lalo na kung within the area lang kayo, mas maliit lang yung shipping fee. So, ayan, kung tatanungin ninyo kung ano yung kanilang best seller, ang best seller po nila is yung sour cream, spicy barbecue at saka yung salted egg. So yun po yung tatlong kanilang best seller. So sa presyo, wala din akong masabi dahil natapatan naman yung laki niya, yung dami, saka yung amoy pa lang masarap na. Naku, mamaya masarap sa kanin. So yun, isa-isa titikman muna natin siya. Tapos mamaya tigman natin siya ng may suka, tapos tigman natin din siya ng may kanin. Mag-crave kayo. So ayan, tigman na natin yung kanilang original spicy. Top. Diyan na kayo ah. Sarap. Oh. Spicy barbecue. Sarap. Sura pa lang. Nako. Maakit na kayo. Next one, tigman na natin yung sour cream nila. Ayan. O, diba? Sour cream. Sour cream, favorite ko siya yung sa may tomato corner. Pinaplagay ko siya sa fries. Sarap. Tignan natin itong isa. Wala siyang powder. Ano ito? Ang sarap. Sarap! Salted egg. Salted egg. Mm-hmm.
wala pang suka, masarap na. How much more kapag may suka at may kanin na. So ngayon, meron ako ditong kanin at saka suka. Lalagyan natin ang kanin at suka. Gagawin natin siyang ulam. So unahin muna natin itong kanilang spicy barbecue na pang-ulam. Lagay tayo. Or kuha talaga tayo. Sausaw natin sa suka. Hop. Sabi. Perfect pang ulam, guys. Perfect. Mapapasayo ko sa sarap. Ang sarap niya. Perfect pang ulam. Next one, yung sour cream. Tikman naman natin pang ulam. So, ayan. Sausaw natin dito. Tapos, lalagay natin sa kanin. Tapos, lagyan natin ng kanin ulit. Tapos, susubo na tayo. Oh. Top. Perfect. Pwedeng pang-ulam, pwedeng pang-snacks, pwedeng pang-alak. Kung pulutan. Tikman na natin yung original nila. So, ito yun. Sausaw sa suka. Wala ng kanin. Alam mo yung tipong parang kumakain siya ng balat ng chicken. Ganun na ganun siya. Oh my God. Sarap, guys. Sarap and perfect. Hindi siya ganun kaalat. Di katulad nung binibenta sa daan na buo-buo pa yung asin. Ito hindi. Hindi siya maalat. Saktong-sakto yung alat niya. Hindi siya sabi kong alat, yung parang lasang asin na. Hindi. Hindi siya ganun. Saktong-sakto yung alat. Sakto yung lutong. Saka yung sarap. Saka yung powder na ginamit. Saktong-sakto siya. Everything is good. Everything is right and good. Right kung base. Total, masarap talaga siya, guys. Perfect siya kahit wala siyang suka. Masarap siya kahit walang suka. Masarap din siya kapag sinasaw sa suka. At masarap din siya pang ulam. Original nila. Original spicy. Hindi ko masyadong na-appreciate yung anghang. Konti lang siguro yung anghang na. Pero hindi ko ramdam. So, dito naman tayo sa original. Tikman naman natin siya. Alam niyo, maganda sa gantong butcheron. Hindi siya mamantika. Hindi siya oily. Kumbaga, hindi messy kapag kumakain ka. Maayos, malinis siya. Ang sarap niya. Pero, itong original, bagay lang ito pang alak. Hindi, kasi, di ba siya masyadong nalasahan sa kanin? Salted egg. Itong salted egg, alam niyo may, itong maalat. Tugman naman natin yung may suka. Okay. Naku.
sarap. Nandun kasi ako pag may sawsakan. Gusto ko pati yung kanin nilalagyan ng sawsakan. So ayan, based on my observation sa lasa niya, unang-una, ang nagustuhan ko, hindi siya oily, hindi siya messy kainin kapag kakumuha ka. Pero kung kakainin mo yung may powder, medyo messy siya kasi didikit sa kamay mo yung powder niya. Next one, yung lasa niya talagang masarap. Yung kung ano yung flavor na binili ninyo or ano yung flavor na kinuha ninyo, as is yun din yung lasa. But then yung isa, yung original, hindi ko masyadong nalasahan, original spice, hindi ko masyadong nalasahan yung hint ng anghang. Pero yung barbecue spicy or yung spicy barbecue, okay na okay sa akin kasi yung anghang, yung pagkalasa ng barbecue nandoon, nanonood siya, masarap. Tapos yung ano yung amoy, lahat as in perfect, parang wala siyang suka, may kanin, masarap siya. Kahit na isa doon wala, masarap siya. Pero kung ito lahat wala, hindi siya masarap kasi hindi ko matitikman. Pero sa akin, overall, perfect siya sa akin. Overall, perfect 10. Kasi maganda yung packaging, yung amoy niya, okay sa akin. For 140 pesos, sulit na sulit siya. Talagang tinapatan niya at talagang ano mo yun, nakikita mo naman dun sa packaging mismo eh. At saka yung makikita mo yun sa image mismo ng produkto na 140 pesos siya. And talagang kung gusto nyong mag-order, safe naman siya kasi sealed. Maganda yung lagayan niya. So after nito, pwede ko naman siyang i-close lahat ulit para maitabi ko siya at pwedeng makain kinabukasan. Ayan, mas okay siya kung bagong luto. So kanina lang siya niluto, tas ngayon deliver. And masarap siya for me, talagang malutong. Yung authentic na lasa ng Butcheron nandoon. Kung naalala nyo, nung medyo kabataan pa, lalo na yung mga 90s dyan. Ayan, yan yung usual na nakikita natin sa labas ng school, sa kanto ng palengke, di ba? Usual ganyan yung mga nakikita natin. Yung meron pa yung mochi ba yun? Yung bituka ng manok, nako, perfect yan. So if you get interested na mag-order at malasahan at matikman ito, nako, perfect pang ulam, perfect pang pulutan, perfect pang snacks talaga siya, guys. Kung talagang interested kayong mag-order at gusto nyo ma-experience yung na-experience ko ngayon, you can send them a message sa kanilang Facebook page. So ilalagay natin yan dyan para nang sa ganun makita ninyo yung mga reviews, yung mga nag-orders at yung kanilang contact number. Pwede rin kayo mag-send sa kanila direct ng message para nang sa ganun ay ma-accommodate nila yung ma-increase ninyo. And then, lahat ng flavors perfect for me. Talagang okay na okay siya sa akin. And sulit siya for 140 pesos. So hanggang dito na lamang po, guys. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. So hanggang dito na lamang po, guys. Stay safe po. God bless. Bye!